Check. 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 What's up mga damunggol? Ayan, nandito na naman si Nairikos. Ah. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ko nakuha ang sahod ko kay Lolo. Pero bago yon, ikikwento ko muna kung ano ang nangyari. Pero bago yan, intro muna. Blah! Nga guys, hindi ko nga nakuha yung sahod ko kay YT dahil aking katangahan. Siya nga. Tanga! Bubu! So yun nga, dahil sa katangahan ko, hindi ko na-check ng maayos ang aking AdSense na dapat meron akong sariling bank account. Pinakauna kong sahod ay noong February. Sa sobra kong katangahan, nag-fill up ako doon sa AdSense kahit wala akong bank account. So yun na, nag-fill up ako doon guys. Nilagay ko yung pangalan ko, address ko. Ang pinili ko sa aking account ay cheque. Hindi ko pinansin, inayaan ko lang siya. Sabi ko, pumasok. Kung pumasok ka, pumasok ka dyan. So, na nag-message nga sa akin si AdSense noong February na papasok na daw yung sahod ko sa account ko. So yun, excited ang tanga. Inintay ko, dumating. Nga, nag-message si AdSense. Successfully daw, may transfer na ang aking sahod. So yun, kinunta ko si Pinsan. Si Pinsan Maykela. Sabi ni Pinsan, mali ang ginawa ko. Tanga. Tanga. Inayos ni Pinsan dahil sabi niya, yung checking darating sa akin ay wala naman daw laman. At higit sa lahat, hindi ko naman daw yun mawi-withdraw dahil wala naman bangko na aako nun. Kinunta ko nga si Pinsan, inayos niya. Nilagay niya yung bank account ko na gamit ko sa aking pagsatrabaho. Ay ginamit ko po ay LAN bank. So yun, na-fill up na ni Pinsan, inayos niya. Okay na, wait na lang daw ako ng 1 month. Sabi niya kasi matagal yun bago may transfer na galing sa cheque, ilalagay dun sa bagong account, yung sa LAN bank nga. Ngayon, hinayaan ko lang siya. Sige, YT na naman ako. Dahil zero na nga yung AdSense ko, kasi nga, trinasis na siya. So yun, naghintay ako. And then, sa paghihintay kong yun, hindi pa rin dumating. So yun nga guys, hinayaan ko hanggang sa dumating yung time na magsasahod na ulit ako for the second time. Siyempre, excited ako dahil naayos na nga yung bank account ko, nailagay na yung LAN bank. And then, nag-message si AdSense sa akin na okay na daw yung aking bank account. Bigla ako, April, ibinalik ni AdSense yung unang sahod ko. Sere! Sobrang saya dahil naibalik. Ngayon, prinasis ulit ni AdSense para pumasok sa aking bank account. Email na sa akin si Lolo noong May 22 na sahod ko ay pumasok na daw sa bank account ko through LAN bank. Di bali, dalawang sahod yon, yung unang sahod ko noong February na namali at yung sahod ko ngayong May. Dalawa yun, dalawa. And then, naghintay ako ng 3 days, then, walang pumasok. So yun nga, walang pumasok. Ang ginawa ko, nag-contact ako ng mga kaibigan kong YouTuber tungkol sa LAN bank dahil yun din daw ang ginagamit nila. Sabi nila, matagal daw kasi ang process ng LAN bank. Minsan daw inaabot ng 5 days hanggang week at mahigit pa bago pumasok ang sahod sa YT. So, naghintay ako ng 5 days, hindi pa rin siya pumasok dahil gusto ko na rin makuha yung sahod ko sa YT. And then, so nag 6 days, hindi pa rin pumasok. So, ang ginawa ko, minessage ko through Gmail si AdSense. Minessage ko nga si AdSense at ang nakalagay doon, good day, AdSense. Please be informed that my payment still have not received to my bank account. I want some feedback regarding this. And then,
Kinabukasan, chinek ko ang account ko sa AdSense. Ang nakalagay doon ay decline ang aking bank account. Hindi siya tinanggap. So yon, ibinalik ni AdSense yung pangalawa ko lang na sahod. Pero yung una, wala, pending. And then kinontak ko na nga si pinsan, Michaela. Kung pwede, yung bank account niya na lang, kung sakaling pumasok man, ipadala niya lang through GCash. So yun, account na ni pinsan ang nilagay niya na sa AdSense ko. May 29, message si AdSense na na-approve na yung bago kong account na ginamit ko nga kay pinsan Michaela. Nag-message ulit siya na yung payment daw nung pangalawa kong sahod ay check your recent payment. Ibig sabihin na na-send na ni AdSense yung sahod ko sa bank account ni pinsan. And then naghintay ako ng 3 days. After 3 days, pumasok na siya. So yun, pumasok nga siya guys. Maliit lang naman, hindi naman kalakihan. Pero malaking tulong na rin, lalo na sa ating mga small YouTuber, na makatanggap ng unang sahod kay Lolo. Sa akin, dalawang sahod pumasok dahil nakamali-mali ako ng mga bank account na nilagay ko. Ngayon ay pumasok na siya kay pinsan. Ang pumasok sa aking sahod, pangalawang sahod yun na guys. Pangalawa kong sahod is $128. Kung titignan nyo, ang conversion niyan sa ngayon ay nasa 47.62 pesos. Nung kinonvert ko siya, 6,000 to something, ganyan. So yun, nag-expect ako na 6,200 ang papasok sa bank account ni pinsan. Pero ang pumasok lang guys ay 5,400. Nagtaka ako at kahit si pinsan nagtaka rin kung bakit 5,400 lang ang pumasok. Nag-research si pinsan kung bakit ganun ang pumasok lang aking sahod. Ang conversion pala sa bank, dito may matututunan kayo, lalo na yung mga hindi pa sumasahod. Pagdating sa banko, sa account ni pinsan, ba ang conversion ng dollars? Ang naging conversion ng sahod ko is times 44 lang. Tapos, babawas pa sa transaction. So yun, kaya naging 5,400 lang ang aking sinahod. So, okay lang. At least, meron na tayong sinahod. After nun, June 2, pumasok na rin na yung una kong sahod ay pumasok na rin daw sa account ni pinsan. Hintay kami ng 3 days, pero nung 2 days lang, pumasok na agad ang sahod ko sa account ni pinsan. Sobrang saya dahil nakuha ko na siya. Kung total lahat ng aking sinahod sa una at pangalawa, eh yung una ko ay nasa 152 at yung pangalawa is nasa 128. Ito lahat ang aking sinahod kung i-convert natin doon sa bank. So, saan nga ba napunta ang aking sahod? Panoorin nyo. Guys, investment at bumili rin ako ng regalo para sa aking kamangkin at doon po napunta ang sahod ko. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa aking channel. Siyempre, unang-una sa lahat ang aking team Kahelper Family. Doon ako nagsimula, doon din ako na-monetize at sila rin ang tumulong sa akin na makilala. Kahit na yung iba medyo na-busy na, pero alam ko nandyan lang sila, handang sumuporta. At syempre sa mga admin ng Kahelper Family, si Ate Maria, si Pinsan Michaela, si Boss Jan, si Boss Kahelper, at sa lahat pa ng bumubuo ng Kahelper Family, thank you so much. At sa aking bagong team na
At sa Team Pipino, gusto ko rin magpasalamat sa inyo dahil ang laki rin ng ambag nyo sa akin. Lalong-lalo na sa admin nyo na si Sisi Kapansit na nandyan at ginawa yung team na yan para tumulong. Tumulong sa mga small YouTuber. At sa lahat na nandyan sa Team Pipino, ay nandyan din ako para supportan din kayo. At sa mga Team Kailper na nandyan na sumusuporta sa akin, thank you so much sa inyong mga palipad at sa suporta. At kahit na nabubudol ko kayo, huwag kayong mag-alala. Hinding-hindi ako sasawang suportan kayo at kantaan kayo. At syempre, pasahin kayo. So, dyan na po magtatapos ang aking vlog. Thank you so much sa nanonood ng aking vlog. Walang kwenta itong vlog na to. Thank you.